Nasanay na po tayo sa napakainit na panahon tuwing Semana Santa, kaya marami sa atin ang nagtataka kung bakit may mga panakanakang pagulan nitong mga nakalipas sa araw. Tanungin nga po natin ang pag-asa, makakausap natin ang weather forecaster na si Chris Perez. Chris, magandang gabi sa'yo, si Ivan ito. Magandang gabi rin, Ivan. Chris, ano bang nangyari ngayong araw na ito? Napakainit tapos biglang uulan. Anong meron sa weather system natin? Ivan, sa ngayon ay wala naman pong nakakapektong bagyo sa anumang bahagi na ating bansa. At yung mga pag-ulan na naranasan natin kaninang hapon or yung early part of the day, yung mga localized thunderstorm lang na karaniwan pong nararanasan natin sa mga ganitong buwan, Marso, Abril, Mayo. At dahil po sa, yun nga, nakakaranas tayo ng masyadong mainit na temperatura at nagkakaroon po tayo ng malinsangan or yung moisture-rich na hangin, ito po nagdudulot ng mga formation ng thunderstorm clouds na siya namang nagdudulot ng mga biglang pag-ulan na karaniwan tumatagal lamang ng 5 hanggang 30 minuto at lalong-lalo nang nangyayari sa mga bandang dakong hapon o gabi. So ganito pa rin ba magiging istorya ng summer natin, Chris? Iyon ang inaasahan natin, Ivan, within the next 4 days dahil wala nga po tayong inaasahang bagyo na makakapekto sa ating bansa. Subalit kung may biglang bagyo mang dumating, then asahan po natin na mas maraming paulan pa yung posibleng maranasan or matanggap ng mga areas na maaaring maapektuhan ng kung anumang bagyo na maranasan natin sa mga darating na buwan. Pero gaya nga na nabanggit natin, within the next 4 days, wala po tayong inaasahan bagyo. At para sa buwan ng Abril ay medyo maliit ang tsansa na makaranas po tayo ng bagyo. Okay, so magandang balita yan para sa mga nasa mahabang bakasyon ngayon. Ano? Magiging maaliwalas ang ating panahon, panakanakang pag-ulan lamang. Yes, Ivan. Yun inaasahan nating lagay ng panahon within the next 4 days. Sa assessment o sa pagtaya ng pag-asa, hanggang kailan ang tag-init natin, Chris? Within the next 4 days, dahil walang bagyo, asahan po natin na patuloy tayong makakaranas ng mga mainit at malinsang araw, maliban na lamang dito sa mga biglaang pag-ulan, lalo sa dakong hapon o gabi. Yun po yung outlook natin within the next 4 days. Yung summer season natin, Chris, in general, in the next 1 or 2 months, magiging ganito pa rin ba ang sitwasyon na meron pag-ulan sa gitna ng napakainit na panahon? Posible na makaranas tayo dahil bagamat humihina na yung La Nina na siyang nag-isang factor kung bakit nakaranas tayo ng mas maraming paulan during the last 4 months, pag nag-terminate na itong La Nina sa Central Equatorial Pacific, may tinatawag pa po tayong lag effect or meron pang 2 buwan after the termination of the La Nina na posible pa rin po tayong makaranas ng mas maraming paulan dahil dulot nga nitong nagtapos na La Nina. So for the month of April and May, asahan po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga araw na kung saan ay posible tayong makaranas ng mas maraming paulan kumpara doon sa mga taon na neutral conditions or wala po tayong El Nino or La Nina ang nararanasan. Okay, maraming salamat, Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa.